May tawag pa ho tayo sa telepono si Ginang Leti Jimenez. Nasa linya po natin. Magandang gabi po. Magandang gabi, Kuya Percy. Oho. At ng mga taga-subaybay mo. Kuya Percy, itong sinabi... Mahina. Hello? Ha? Mahina. Hello? Hello, Kuya Percy. Ayan, ayan. Oho. Okay. Itong sinabi ni... magandang gabi sa lahat ng mga taga-pakinig mo, taga-subaybay, Kuya Percy. Itong sinabi ni Albayalde na konti lang ang napunta sa kanya. Dito natin i-apply ang hot truth is a whole lie. Meaning to say, talagang hindi na siya dapat paniwalaan. Now, itong si Albayalde, Kuya Percy, matindi ang ginawang paikot-ikot nito. Binola niya si Bato, si Eliasar. Sinubaybayan ko to, Kuya Percy, lahat ng kanilang mga ginawang panghuhuli. Nung si kasama niya si Bato, siya lagi nakasubaybay sa ginagawa ni Bato. Siya protector at pinaiikot niya. Ganon din kay Eliasar, lagi nakasubaybayan kasi siya nga ang mataas. Now, sinubaybayan ko to, pumunta ko sa Hepe. Tinanong ko. Ano Hepe yun ang ano yan? Ha? Hepe ng? Chief of police ng, siyempre kung saan bayan sila, nakahuli ng droga. Malaki to, bilyon. Now, nang tinanong ko yung chief of police, ano na ang nangyari doon sa nakita ko, nandyan ako nang dinala ni Bato, kasama si Albayalde, nakakulong yung tao dahil hindi nila, pinabayaan muna nilang ikulong, tapos pagdating doon ay ano ang kasong isinampa? Wala. Hindi nagsalita. Now, nakita ko, Kuya Percy, ganito. Kaya maliit na ang napunta sa kanya pagdating sa mga ganong pagkakataon. Kasi, tawag-tawag lang yan eh. Siyempre, si Albayalde at yung Hepe, yung piskalya, nawawala ang kaso kasi kaya nilang tabunan. So, magkakasindikato yan, magkakutsaba yan, Kuya Percy, hanggang sa judges. Napaiikot nila ang judge. Pagdating na pag umakyat, kasi itong mga piskalya, Kuya Percy, ganito yan eh. Ang piskalya, kapag nagsampa ka dyan, hindi ka nagbigay, iaakyat nila yan. Kung sino magbigay, ibababa nila pag nagbigay ang accuser. Now, kapag ikaw naman ang nagsampa, nagbigay ka, iaakyat nila yan. Hindi, ang hindi pa ho kasi lumalabas dito, ito ha. Okay. Eh, bagamat meron na silang sinasabi ngayon, yung oras ng pagkakahuli, hindi ba? Nagkaroon ng mga report, hindi ba? Yes. Nandun lang may presence ng barangay, di ba, doon sa lugar. Ang lumalabas dito, nambobola si ano, pinalitaw nila na nakialam yung gwardiya ron, kaya sila lumipat ng ibang lugar, doon sila nag-inventaryo. Mm-hmm. Hindi ho ba? Yes. Ngayon, may kinasuhan sila doon ng ibang tao eh. Yes. Ano ba ang nangyari doon sa kaso ng taong yon? Hindi maliwanag yan ha, sa pinag-uusapan ngayon sa Senado. Asan yung tao na yun na kinasuhan nila? At ano ang estado ng kaso nun? Yung ba'y nakakulong na? Kaninong piskal dumanyong? Kaninong judge sa ang humatol kung sakasakali? Diyan ako niligaw nila na hindi ko na napalo. Kasi merong ano yan eh. Merong batas ano, sa paghuli sa droga. Mm-hmm. Kailangan may presence ng barangay, ng media, at saka ng prosecutor. Uh-huh. O kaya ng kahit sino man na kinatawan galing sa Department of Justice. Uh-huh. Ang pinakamalapit doon, piskal, di ba? Yes. Batas yun. Uh-huh. Ngayon, pagka yun, hindi ho nasun... Wala doon ang isa. Wala na yung kaso eh. Oh, yes. Hindi ho ba? Tama. Paano nila ngayong napalitaw? Kung halimbawa, yung kaso... dinimanda yung tao na pinagbintangan nila, di ba? Kasi pinagbintangan nila yung ibang tao eh. Yung tunay na may kagagawan, pinatakas nila yun eh. Correct. Nagbayad ng 50 million. Yes, 50 million ang mga lagay, ang mga ano ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, di na maliliit eh, 50 million na eh. Oo, ngayon, ang tanong ko ngayon, hindi pinag-uusapan ito sa hearing ha. Uh-uh. Dapat ipatawag nila yung piskal. Uh-uh.
Ha? O pati yung judge, kung kinakailangan ipatawag, patawag nila. Ilabas muna nila, ano ba estado ng kaso laban doon sa pinagbintangan ninyo? Halimbawa, kung naisampa yon, nahatulan na yon, o paano naisampa ng piskal ito sa husgado? Kompleto ba sila doon sa sinasabing ano, yung batas sa gagawin nilang paghuli? O nung sumampa sa husgado, ano naging hatol ng husgado? Hindi mo ba? Dapat lumabas yan sa hearing. But sometimes, Kuya Percy, ganito. Pagka ang pera, gusto nilang solohin yan, hindi na nila pararatingin yan sa piskalya sometimes. Kasi kakata ang piskalya dyan eh. Kaya nga malalaman ho natin kung naglagayan o hindi. Doon, kaya interesado ko ngayon ho, do sa Senate investigation, dapat ilabas nila yan. Ano ang nangyari doon sa pinagbintangan? Doon ngayon magkakaalaman yan kung kasabwat ang piskal, halimbawa kung nakasuhan yan, kung ano naging hatol ng judge, malalaman natin eh. Di ba? Unang-una eh, dapat sa piskal niya pa lang ang isang kaso pagka hindi tama ang pagkakasampa. Walang elemento or ano, dapat dismiss kagad. Dismiss na yan eh. Katulad sa libel. Sa libel oh, may apat na elemento yan eh, para maging para ka... Yes, elemento yan. Pag wala, sometimes kahit isa wala, inaakyat pa eh. Kahit na anong kaso, hindi ho ba? May elemento yan, pati yung sa procedure ng ginagawa nilang bypass eh. Hindi ho ba? Yan ang dapat mawala. Kung ganyan ang piskal yan, nakita ko ganyan sila, walang elemento, eh, hindi nila dinidismiss. What for? Anong trabaho ng piskalya para lamang mangharap? Yan ba ang trabaho? At gusto mong halimbawa harasin ng isang tao, pupunta ka sa piskalya kahit walang elemento, iaakyat kung ikaw ay isang mahirap lamang? Hindi, yun nga ang dapat na makita dyan dahil kasama ngayon sa mga investigasyon na yan lagi, ang Department of Justice, hindi ba? Oo. Dapat alam nila yan yung determination of probable cause na sinasabi. Masyadong ano ngayon, inaabuso yan ng mga piskal. Correct. Diyan nag-uumpisa ang gulo eh. Sa piskalya, Kuya Percy, kaya ang tao, nakikita ko, kung ang piskalya ay matino, ay hindi magkakaroon ng sangkatutak na kasong hinahawakan ang justice. Alam nyo, hindi pa naman lahat korap eh. Meron pa rin mga piskal. Marami pa rin akong alam ng mga piskal na matitino. Well, that's very good. Na-mention mo yan, Kuya Percy. Nito lang last week, matpunta ako, nag-observe ako sa mga hearing, ano, Kuya Percy. Nakita ko na may mga judges ngayon, na ang mga bagong judges ngayon, mahusay na nakikipag, kung merong abogado na pinipilit nila ang matanda kasi ito, ang mga old lawyers ay pinipilit nila yung mga pinag-aralan nila noon at tinatakpan noong 19 ano nitong nakaraan ng new generation. Now, mapilit yung abogado. Itong judge, nakita ko pinakinggang mabuti yung ano hanggang sa naintindihan ng judge. Pero ito merong isang depekto diyan sa pagsasampa ng kaso sa husgado ng mga piskal. Ito yung dapat na atupagin ng Korte Suprema eh. Tama ba yun na hindi muna binabasa ng judge yung mga isinasampang information sa kanila? Ng judge. Ng piskal. Yung piskal, nagsampa ng information, di ba? Yes. Yun ang magiging basihan sa ano eh. Sa pag-issue ng warrant of arrest eh. Investigahan muna. Ang importante dito, investigasyon mabuti sa piskalya kung may elemento. Hindi nga ho eh. Ang nangyayari, may mga korap na piskal. Yun nga. Hindi probable cause, determination of probable cause eh. Determination of probable cause. Yes. Di ba? Kasi Kuya President, sila nagkakapera eh. Ngayon, eto nga eh. May depekto tayo sa husgado. Bakit? Kasi, alimbawa, defective yung sinampa naman ng piskal. Eh bakit tatanggapin ang husgado? Yun na nga, that's good statement. Bakit? Kaya sila tanggap ng tanggap. Ibalik. Tinanong ko yung mga kaibigan ko, bakit ganun kako? Uh-oh. Eh, pag tinignan ng judge ang isang information, di ba? Uh-uh. Na ipinail sa kanila ng piskal,
Hindi ba nila madedetect? Correct. Kapag binasa nila na defective yung ano? Oo. Ha? Wala yung elemento nung krimen? Yes, purwisyo eh. Purwisyo pa yan. Kung nasa higher court, tatagal na. Tapos mag-i-issue sila ng, ano, ng warrant of arrest? Correct. Magta-trial ka? Yes. Dito sa isang defectiveong complaint, di ba? Na kaso? Iwawarrant mo yung tao? Iwawarrant mo, magpipiansa yung tao? Correct. Hindi ba? You got it, Kuya Percy. Oh, yan ang problema ngayon ng Korte Suprema. Oh, diyan sila dapat pumasok kung talagang sila ay merong natitira pang pagmamahal sa bansa natin. Correct. Para ayusin nila ang judiciary. Sana wala silang reformang ginagawa eh. Oo. Hindi mo ba? Tinanong ko yan eh. Sabi ko, eh bakit ganun? Hindi, alamaan niya ng judge na mahina yung kaso. Eh bakit niya lilitisin yung tao, mahina kaso? Eh kasi ayaw daw ng judge, baka ayaw daw ng judge na mapahiya yung piskal. Kasi ala, malalaman ng judge na nagkapere yung piskal eh. Nag-iisip tuloy ako, baka may kahati din ang judge. Ayaw daw ipahiya lang siguro ng judge. Baka nagkakapera din. Yun eh masama yun, di ba? Oo. Inuusig mo yung isang tao, lilitisin mo sa isang kasalanan. Na alam mo, from the very start, walang kasalanan yung tao. Mali ang pagkakasampanan ng kaso. At gusto lang pahiyain, Kuya Percy. At saka, Kwan, ito ah. Di ba sa paghatol eh, ang dapat na paghatol eh, beyond reasonable doubt, hindi ba? Yes. Ang pagpapataw, no? Kailangan masugit na. Ang pagpapataw ng hatol sa nagkasala, kinakailangan reasonable doubt. Wala ni katiting na pag-aalinlangan. Correct. Na nagkasala siya. Eh sa umpisa pa lang, alam mong May doubt na. Eh ba't mo nilitis? Correct. Eh dapat kayo litisin eh. Di ba? Correct. Yung mga ganyan ang sinasabi natin. Walang ginagawa ang Supreme Court para ituwid yung batas. Ituwid ang rule of law. Hindi ho ba? Correct, Kuya Percy. Oh. Naawa ako dun sa mga tao na hindi nila alam eh. Kailangan paliwanagan natin sila na kung... Mabuti na lang, merong mga ilang piskal pa, no? Na matitino. E paano kung lahat na yan? Hindi ba? Nag-aabuso dun sa kanilang determination of probable cause. Nagiging, akala mo, may kapangyarihan na sila na akuan, na abusuhin ang karapatan ng mga tao. Hindi ba pag-abuso yun sa karapatan ng tao? Yes, Kuya Percy. Oh. Napakahirap ng ganitong batas natin. Ay, ano, sana matuto ang mga tao na pagka ganyang walang elemento, eh, lumaban sila talaga. Kasi yung mga abogado, kung talagang alam nila na tama, eh, siyempre, pinabayaran sila. Itong mahihirap na walang abogado na hindi naman sila kailangan ipaglaban ng todo dahil wala naman silang bayad, di ba? O kaya, kawawa. Ang dapat, alam nyo kung ano? Ano? Ang Korte Suprema maging mahigpit. Kapag ka ang judge tumanggap ng kaso, tinanggap niya ang information. Correct. Pagkatapos, yung palang kinakasuhan nila ay wala yung element, kulang ang element, di ba? Kulang ang element. Kulang lang, pwede nang i-ano yan eh, dismiss na yan eh. Hindi. Dapat, pagka yun ay tinanggap ng husgado, dapat yung hukom matanggal sa serbisyo. Correct. Yan ang dapat nating ipaglaban, Kuya, para matapos. Yan ang rule of law. Yan ang rule of law. Yes. Di ba? Paano ba magagawa yan, Kuya Percy? Aba, dapat ka lang pagin ng Korte Suprema kasi sila ang nasa ilalim nila ang mga husgado natin. Oh. But di ano, eh dito pa lamang kay DOJ, dapat ganyan ang gawin niya dito sa mga piskal naman din. Bakit nila, may ano yung ano, tama. Kailangan linisin din niya ang piskal niya. Dapat ang mga inaakusahan, bigyan nila ng pagkakataon na makapagdulog ng kaso sa Department of Justice kapag
ang piskal nagkaso sa kanila na hindi tama yung kaso, halimbawa kulang sa element ng crime na ikinakaso sa kanya, abay dapat eh, aksyonan nila. May solusyon ako dyan, Kuya Percy. Dapat pwedeng dumulog sa kanila. Alright. Iyan ang pinag-usapan natin, Kuya Percy. Na para hindi naaaksaya ang pera ng taong bayan. Di ba, Kuya Percy, yan ang isinuggest mo noon na pag-upo pa lang nitong si Guevara, eh, magkaroon ng table dyan. Para yung mga taong walang elemento, nakikita niya galing sa piskal, under niya yung piskal, pupunta doon, ipakita walang elemento bakit nila inakyat. Yun ay dapat bigyan na ng punishment. Ni Guevara yan. Yan ang solusyon dyan, Kuya Percy, sa nakikita ko. Dapat, pati yan, pati yung judiciary, ganyan din. Ganun. Ang Supreme Court. Mm-mm. Kapag ka ang judge, tumanggap ng kaso, sa umpisa pa lang, may doubt na. Dapat, bigyan din nila ng pagkakataon, makatakbo sa kanila yung akusado. Teka muna, ba't ako pinawawarant ako nitong judge eh? Wala naman yung basihan yung kaso nila eh. Correct. Ba't niya tinanggap? Ba't niya ako pa wawaran to barest? Yes. Di pag-aralan ng Korte Suprema, tignan, meron silang magbe-verify, di ba? Kung kulang talaga. Marami yan, Kuya Percy. Kasi inaaksayan niyo pera ng taong bayan eh. Marami yan. Kung yan lahat ng mga ginawa ng mga nakaraan ay magpupuntahan sa DOJ at ipakikita ang warrant nila, ay baka matanggal lahat ang mga piskalya. Pati judge, di ba? Pati judge, kasi tinatanggap nila. Okay. Okay, salamat, Kuya Percy. Sige po.